What is up to you guys? It's your boy Marvin Peace back again for another video. And today, ngayong araw, magkakaroon tayo ng unboxing. Alright guys, so for today's video, mag-unbox tayo ng bagong camera which is yung binili natin in my previous vlog. So kung hindi mo pa napapanood yung video na yun, you can watch it after this and you can check the link on the description below. So para meron kayong idea kung saan at kung paano ko to nabili. But before we start, disclaimer muna guys, hindi po ako vlog tech, so hindi tayo masyadong pupunta sa technicalities ng ating i-unbox today. But don't you worry guys, kasi maglalagay ako ng mga video links na I'm sure makakatulong sa inyo if you are planning to buy also this kind of camera. At syempre magkakaroon din tayo ng konting review about this camera. Alright, so without further ado, let's do the unboxing. Alright guys, so ito na nga yung ating i-unbox today. So this is the Canon EOS M50. It's a mirrorless camera. And it was released last 2018. So it was 2 years ago. Though hindi na ito yung mga latest camera na makikita nyo from the market. But marami nagsasabi na this is one of the best choices vlogging camera that you can buy right now. So mamaya alamin natin kung bakit nga ba interesting tong camera na to. But for the meantime, i-unbox mo natin siya. Mapapansin nyo, yung box niya is maliit lang compared sa mga ibang camera like DSLR. And also, meron kayong dalawang kulay na pwedeng pagpilian. Meron silang white and also black, which is yung aking binili. Alright, so i-unbox na natin. So meron tayo ditong brochure. Meron din tayong Canon coupon. At syempre, yung kanyang manual. Ayan, na hindi naman natin masyadong binabasa, di ba? Binabasa mo? At yung kanyang warranty. So upon purchasing this camera, you will get a 1-year warranty from Canon. Alright, so before we continue, gusto lang i-share sa inyo guys. Actually, na-unbox na to nung time na binili ko siya. Sobrang bilis ng pangyayari. Wala akong nagawa. Pero hindi ko na siya sinama sa video kasi gusto ko siyang i-unbox with you guys. So yung mga ibang plastic niya, natapon na. So, pagpasensyan nyo na lang, okay? So, back to the unboxing. So, meron tayo ditong charger. Ayan. At syempre, yung kanyang cord. Ayan. And yung kanyang battery. So, ito yung kanyang battery. So, maliit lang. Wala ng plastic. Ayan. At syempre yung kanyang strap, ayan, nawala na ding plastic. So mapapansin nyo, maliit lang yung kanyang strap. Unlike sa mga DSLR, makakapal. At syempre yung kanyang lens, ayan. Ayan, so ito yung kanyang kit lens guys, ayan. And lastly is yung ating camera, ayan. Alright guys, so ito na yung body ng ating camera. Ayan. So mamaya titignan natin side by side. Alright guys, so basically ito lang yung nakita natin sa loob ng box. Ayan, so wala na siyang laman. Alright, so ngayon naman, ilalagay na natin yung kanyang lens dito sa ating camera. Alright guys, so ito na nga yung ating camera. Sobrang ganda niya, very comfortable sa kamay. So build quality, very decent. Gaya ng sabi ko kanina, sakto lang siya sa kamay ko. Magaan siya compared sa mga ibang cameras like DSLR. And actually, parang sakto nga to sa bulsa ko without the lens. So ganun siya ka-compact. So when it comes to the lens, meron na siyang kasamang 15 to 45mm kit lens. At meron na din tong image stabilizer. So mas nalalasan nyo na yung shakiness when you are taking pictures or video. So isa sa maganda dito guys is pwede nyo gamitin yung mga DSLR lenses. So kailangan lang gumamit ng adapter para mag-fit siya dito sa camera. At kagaya na rin to ng mga ibang Canon cameras na merong 24 megapixels.
At meron na din tong dual pixel autofocus, samahan mo pa ng Digic 8 processor, kaya sobrang solid ng kanyang facial and eye tracking. At kayang mag-shoot nito ng 1080p up to 4K. Though meron lang siyang crop into the sensor kapag gumagamit kayo ng 4K, so I suggest na gumamit kayo ng mga wide lenses kung mahilig kayong kumuha ng mga 4K videos. Alright, so on the top part is yung kanyang flash na manual tinataas. And yung kanyang hot shoe kung saan pwede mong ilagay yung kanyang external microphone. Alright, so sa gilid naman is yung kanyang external microphone slot. At meron na din tong Bluetooth, NFC, Wi-Fi. So mas madali nang mag-transfer mga photos and videos direct to your mobile phone and laptops. Alright, so kabila naman is yung kanyang HDMI port together with the micro USB port. And sa ilalim naman is yung kanyang battery and the SD card slot. Alright, so pagdating sa battery, I suggest na bumili kayo ng extra or spare battery kasi yung mga mirrorless camera is more on digital, so mas marami siyang nakukonsume na battery, so mas maganda kung lagi kayo may extra lagi. Alright, sa likod naman is yung kanyang optical OLED viewfinder na very accurate kapag nagtitake kayo ng mga pictures. At syempre, isa sa mga gusto ko dito is yung kanyang flip screen on the side. Kasi yung mga ibang mirrorless camera is napi-flip yung screen nila pataas. So kapag maglalagay ka ng microphone dito sa kanyang hot shoe, eh hindi mo na makikita yung sarili mo while you are vlogging. And also, naro-rotate din yung kanyang screen in any angle that you want. At touchscreen na din to, so mas madali na siyang gamitin and mag-navigate. Alright guys, so bago natin tapusin tong vlog na to, eh meron muna tayong isang tanong kung sulit nga ba ang camera na to. Well, for me guys, sulit siya kung talagang gumagawa kayo ng mga videos and you want to upgrade from your mobile phones or yung mga digicam nyo, no? So perfect na camera na to for us beginner. And of course, kung meron naman kayong budget, no? So why not to upgrade to this camera? But kung bibihin nyo lang to and eventually may stock lang sa bahay, gagamitin nyo lang pag may occasion, well, it's not worth it, guys. Though it's a budget camera, pero hindi pa rin biro yung kanyang presyo. So mas magandang i-prioritize muna natin yung mga mas kailangan natin, especially sa panahon ngayon. Right, kung hindi nyo pa naman afford yung mga ganitong camera, eh pwede kayong gumamit ng yung mga mobile phone. Actually, mga cellphone ngayon, sobrang gaganda na ng kanilang camera. Ang ginagamit ko ngayon is yung aking mobile phone, which is yung Samsung S10e. Actually, may mga nagsasabi na malinis at malinaw yung mga videos na ina-upload ko. So maganda na pang start kung gusto nyo mag-vlog. Alright guys, so maraming salamat sa panonood ng video na to. And if you like this video, don't forget to hit the thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. Pindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Alright, so bago tayo magpaalam, eh shoutout muna kay Sir Raymond Garcia. Shoutout din kay Sir Daniel Bacalzo. And shoutout kay Sir Jude Miares. Alright guys, so thank you so much for watching. See you on my next video. Peace out. At syempre, yung kanyang manual. Binabasa mo?